Okay, morning goods mga kaibigan. Last episode natin ano, nagkaroon ng butas yung rubber boat natin at habang ginagamit namin, nagpa-pump kami ng hangin. So, ngayon, yung araw, well actually, kapang ilang araw ito inaayos? Third day mo na? Ayun. So, pang third day na nasa maintenance work yung rubber boat natin, almost done na rin mga kaibigan. So, nangyari, ang Intex kasi, meron siyang tatlong chambers. Merong, ito yung isang chamber niya sa gitna, ito yung deck natin. Tapos, meron siyang middle chamber. Ito, naka-inflate pa. Nakikita niya. And then, outer chamber. Ito yun. Ang nangyari, yung pinaka-outer chamber natin, hinala namin tinamaan ng angkla. Kaya grabe yun ah. So, sinamaan ng angkla kaya nagkaroon siya ng maliit na punit. So, yun. Pero din naman siya dapat ipag-alala dahil normal naman sa mga inflatable na sensitive sa mga matutulis. Kaya kailangan talagang iba yung pag-iingat. Pero yun naman, kung sakali naman na mabutas sa chamber, as long as yung dalawa hindi nabubutas, huwag kang kabahan kasi hindi naman kayo lulubog. So, ito yung ginawa mga kaibigan, yung dugtungan niya yung nagkaroon ng problem. Sana hindi ko na napakita eh, pero maliit lang naman, sobrang liit lang, kaya parang maririnig mo naman yung singaw. Ang ginawa, tinahin ng konti, nilagyan ng epoxy, tapos niragbihan ng interior. So kung mapapansin nyo, may sobra pa dito ang mga rugby kasi lalagyan pa yan ng isa pa na mas palapad. Tapos ito rin, lalagyan pa ito ng rubber. Ha? Intake mamaya. Ayun. So intake mamaya no, para makita natin kung meron pang sinyaw o wala. So ito na yun. And ngayon sa mga nagtatanong kung delikado ba ang mga rubber boats. Actually mga kaibigan, hindi. Hindi naman siya delikado. Talaga ano lang, common sense lang na kapag may hangin or inflatable ang mga gamit natin, masa tinutupo siya ng matulis, mabubutas talaga siya. Kaya yun, sa pag-iingat na din talaga yung paggamit nito. This is about, I think ano pa lang eh, magpa 5 months pa lang din sa amin. Pero ang dami na namin adventure gamit to. Yung iba, hindi ko na in-upload kasi wala naman kaming huling isda. Pero once na nakahuli kami, syempre mapapanood niya yan. Yan. So, pinapatigas na lang ito. Pinapatigas na lang naman yan. Tapos i-test nga namin if may tagas pa o wala. Solo. Hi. Pimot tayo mga kaibigan. Gold Cup Specialty Coffee. Okay, ayan no. So, walang tagas yung inner chamber, tapos yung middle chamber, talaga yung outer chamber lang. Ngayon, i-inflate na natin para makita natin kung nag-patch in ng maayos itong ano natin. Dito ba? Okay mga kaibigan, ito na, naka-inflate na siya ulit. Ayan! So check. Meron pa siya magpatsin dito kasi ito oh. Kaya dapat patikitin din ito. Kasi pag hindi patikitin niya, hindi mo mukha niya. Ayan, wala natin naririnig na ano no. Wala akong naririnig na singaw. Ngayon, one way to test if meron pang singaw, kukuha tayo ng tubig na may sabon. Tapos patutuluan natin to. Parang ano lang din, parang sa mga nagpapapulkit, papuvulcanize. So, same technique lang para malaman natin mga kaibigan kung meron tayong singaw o wala. Pero ngayon wala akong naririnig na parang hissing sound. Itingin ko okay na to. Tara. Tara.
ano. Ito na yung sabaw. Eh, sabaw. Ito na yung sabaw, mga kaibigan. So, walang bubbling. Wala ko nakikita ang bubbling. Sabihin, nakalapat ang maayos yung patch natin. Ayan. By the way, ito mga kaibigan, interior lang to ha. Interior lang yan ang gulong. Tapos rugby. Yun lang ang ginamit namin dyan. Kaya sa mga bumili ng Intex Excursion 5, huwag kayong kabahan if ever magkaroon ng leak or ng butas yung rubber boot ninyo. Kasi normal yun. Normal na magkakaroon talaga siya ng mga tagas once in a while. Lalo na kapag hindi nyo na maintain ng maayos or nagamit ng maayos. Hayaan nyo sa susunod na video, gagawa tayo ng mga do's and don'ts at yung mga kailangang gawin kapag kapa-inflate at paggamit ng mga rubber boots. Ayan, ang lino ko. Maayos. Walang bubbles. Iba na yun. Iba na naman yun. Ayun, may konting bubbling dito. Sa mga dito kasi talaga gano'n. So ito, meron tayong nakikita yung bubbles ngayon, ano? Pero iba na to, hindi na siya dito. Wala na yun dito. So ito yung next natin na papatchingan. Yan. Madali lang yun. So maliit lang naman to mga kaibigan. Pero haagapan na natin bago pa siya lumaki. O diba? So ganyan makikita kapag ito po, meron butas. O pero sa gilid, meron. Dito yan. So, dito yung buwan yan. Wala. Okay. So yan yung next na natin na papatchingan mga kaibigan. Yung mga parts na yun. O yun. Dito niya yung bubbles. Maliit pa sa butas ng karayom yun. Tutuusin. So hindi rin siya masyado magiging wala ang problema. Magiging pag nakapaling yan dito, talaga ko yan dyan. Dito lang na. Very good na dito. Yun. Yun. Okay. So may makunti pang aayusin. So after nito, sisitrial natin ulit para malaman natin yung performance ng patching natin. Okay? Okay mga kaibigan. So ganun lang ano, ganun lang yung ginagawa natin. Tinestingan natin kung sealed na siya. Meron pa mga maliliit na butas pero hindi na rin yan masyadong problema. Kita naman, mas malaki nga yung una yun sa gitna. Mga gito kahaba yun na punit eh. Pero okay na. So yun, hindi na rin siya masyadong magiging problema. Ayan, sige. I-repair muna namin. So mga kaibigan, balik yung interior ng gulong. Ordinary interior lang to ng gulong. Tapos may rugby lang yan dyan. So ready to patch na yan. So ito yung additional rubber for protection yan dyan. Ito naman ang purpose nito mga kaibigan. Para kapag ng angkla, naghihila na, hindi na siya basta-basta magagasgas. Para may iwasan din ganitong insidente ulit. So yan. Ayan, wala nga katagas-tagas eh. Hindi mo na maririnig. Sobrang liit na lang. Ito, minimake sure lang natin na nasa gitna yung hatching. Protection sa lubid na. Protection sa lubid, sa gasgas. Tsaka sakali man yung angkla, hindi maiwasan minsan. Hindi na siya kagasgas dyan. Normal yata mo pa. Kasi rubber lang naman. Normal yung mga pagbibuto sa rubber. Wala pa. Maybe prevent na. Prevent. Para dito tayo nilalagay na rugby. Hindi kakalat. Yun. So ito guide to mga kaibigan. Guide para sa rugby yan ha. Para dyan lang siya. Yung lines na yan. Yun na yung kakalat. Ito naman yung sa ilalim. So same din, same process. Pamarkahan lang natin. Para sa bone.
pamasa ng gasolina. Ito ta. Oo, para mas makapit yung rubber. So yun mga kaibigan, kapag mag-repair tayo, yung mga pang-papatchingan natin, kailangan linisin, tapos pahiran ng gasolina para mas makapit. Tuyo, tuyo. Kasi pag hindi ano, yun. So ganun, ano, ganun mag-patch yung hindi yung rugby lang, tapos ano kagad, dikit kagad, hindi. Kailangan linisin mabuti, pahiran ng gasolina. Ito, unleaded to ah. Yan, unleaded yan. Kahit anong gas, basta kasasunod. Yan ang result niya. Para tuyo-tuyo yung rugby. Tapos yung rugby, makapit. Oo, so, mas makapit. Yan. Yan. So, yan, ganyan. Tapos yung ganun din yun, lalagyan din ang gasolina. Ito na mga kaibigan, kailangan lihain tong part na to. Oops! Yun lang. Madulas to eh. Madulas. So ito kaibigan, nililiha natin ano. Para yung dulas niya mawala at gumaspang. Para kumapit yung rugby. So, kung tatanungin niyo ba kami mga kaibigan, safe pa yung lihain yun? Safe yan. Ganun yung ginawa sa, ano, eh, sa unang butas eh. Hindi naman talaga yung gatas kasi. Oo. Kumbaga, tatanggalin lang natin yung madulas na part. Pero hindi naman totally bubutasan, paninipisin yung ano, yung part na yan. Hindi didikit kasi yan. Tapos konting ano, konting... Ganyan mangyari kasi yan. Pakapalang. Ganyan mangyari sa rugby. Dikit na dikit. Kasi pag hindi mo liniha yan, bubuko lang din sa ibabaw. Pag ginanon mo siya, pag angat mo, kasama yung rugby. Nahubo. Trabaho ko sa kapas ng tayo. Pero efektibo. Pag nakikita ay kita mo, trak bila sa tapos. Yung sabihin sa Spratly, marami rin ano. Butas yung mga rubber boat niya doon. Ay, lagi. Lagi. Pag sumalto kami sa kurang, siya rin. Matik na. Ayan, ote mo. Ito, yan, yan. Pumaputi na yan, yan. Yan ang dapat. Yan. Kasi dyan kakapit yung rugby. Pumaputi na yan. Ito, ote mo. Hindi na matanggal yan. Kahit gano'n mo siya. Tumuklap man siya, pero hindi lang. Ito mga kaibigan, same din gasolina pero punas lang, yan. Huwag bubuhusan kasi baka matunaw daw yung goma. Yan, para maalis lang yung... Gentle wipe lang. Yan, so malinis na siya. Pag in-apply mo siya ng rugby, mabilis matuyo, tapit agad. Mamaya ko hindi ka kapon. Maraming ganda ang traffic. Okay, yan. Yes na. Mga kaibigan, bubuhusan na natin ng rugby. Ayan, susundan lang yung line na ginawa kanina. Pati yung part na niliha. Para maging rough siya at magkakapitin yung rugby. Ayan, ganyan lang yan. Any brand ng rugby pa, no? Okay lang. Basta rugby. Oh, basta rugby. Any brand ng rugby. Hindi. Yung sabi lang Mighty Band, walang kwenta yun. Oh, wala daw. Kasi ang Mighty Band, pag nabilad, nagka-crack. Yun. Makapit siya. Pero ang rugby kasi, dahil parang rubber din siya, hindi siya nagka-crack. So, yun na. Yun na. So between super glue mga kaibigan, rugby pa rin ang best choice kasi dahil sa rubber properties niya. Na stretch yung rubber, ganun din ang oo. Pag may tiban kasi, sabi ni Papa,
nagtatrack yun. So bagay, napansin ko rin eh, kapag kayong ano, yung mighty band lumulutong, mabilis matuyo, mabilis kumapit, pero nga lumulutong. Hindi advice ako sa ganito kasi ito moving to. Tested ko na yan. Wala kong ibang ginagamit yan. So sa Intex mga kaibigan, Intex Excursion 5s, I think recommendation natin sa company ano, lagyan ng reinforcements yung kanilang parts na delicate. Alam mo na yan, kaso lang commercial kasi yan. Baka mawala tayong sponsor pa. Wait lang, baka mawala tayong sponsor. Pero yun na recommendation natin. Although sinabi naman nila sa amin ano, yung pagbili ko ng rubber boat na to, na ang danger talaga ng mga inflatable, yung mga pagmatusok, masagi sa mga matutulis, oh yun, normal talaga siya na, kaya kasi sinabi ng pangami, common sense yun. Kapag kumuha ka ng mga inflatable, iiwas mo sa mga matutulis o matatalim. Sigurado yan, mataas ang chance na mabubutas. Pugas, talaba, sirbol yan. Yun. Konti nga nilang sabit yan ang bukas. Kasi nakakatalas eh. Yeah. Ilalagay natin ang ano dito. Dito lang ako sa lang. Isa sa dito. Sabi nga nga, talo na lang sa yan. So ito kasi yung part, so itong gitna ito mga kaibigan, dyan kasi namin kadalasan hinuhulog yung anchor namin. Siyempre pagkukunin, pag inaangat na. Yung tali na tinatamaan, nagagasgas. Pero para sa price niya ha, matibay din kasi maglilimang buwan na rin yan eh. Matibay to. Matibay. Kataon lang kasi ito, normal talaga yun. Hindi may iwasan. Lalo pag maalo, kapansin. Gas-gas na pala siya. Kaya sa mga viewers natin na bumili rin ng Intex Excursion 5 at yung mga ginagamit namin, same sa mga binili ninyo, huwag kayong kabahan, ano? Huwag kayong kabahan na kung sakaling magkaroon ng butas yung rubber boots ninyo o yung units ninyo. Ito yung isang way para i-repair siya. Kaya ito na ginagawa namin para ito na maging guide ninyo paano nyo i-repair kung sakaling kayo na yung mabutasan ng rubber boot. Huwag panic. Kung nagbuta sa laos, normal yun. Bumba lang. Yan. Kaya pag nagpapalaot mga kaibigan, huwag na huwag yung iiwan ang sagwan at yung pump. Very important yan. Ito, mabilis naman tayo dito eh. Ito na naman yung isa. So same process mga kaibigan, buksan na lang ng rugby. Ganyan lang. Hanggang sa ma-cover up yung buong patch na yan. Sino yun? Hayaan na lang siyang matuyo. So same lang dito. Mga rubber siya, so wala kang makita na. Rugby lang yun. Kasi hindi nga nagka-track. Kung mapapansin nyo, may parts na parang wala nang apply, pero meron yan. Sabihin, natuyo lang yan. Okay lang yan, normal lang yan. Kaya huwag kayong kabahan. Sayaan nyo lang yan kasi mamayang hapon pa naman ito kakabit pagka nalagyan ng pangalawang layer. Mamaya lahat yan. So, parang ganito yung magiging itsura nyo. Yan, ganyan. Pantay na makintab. So yan, meron na yan. So ito, hinihintay na lang natin na patuyo ulit. Ilang araw na ito? Parang dalawang araw na ito. Di ba? Diba? Oo, kasabayan doon. So ito mga kaibigan, dalawang araw na nga ito pinapatuyo eh. Pero kahit idikit na yan doon, pwede na yan. Oo, yun. Hindi ko nalalagyan yan. Ah, di mo nalalagyan ito? Kasi pag sobrang kapal na, pangit din.
Tumutuklak siya. Kaya dapat yung dalang. So yung spare pala yung spare. Wala ka din. Ayun ko yun. Ay mga kaibigan, sinecheck pa natin ano. Yan, mga tumatik din lang ito. Yan. Ang laging babantayan sa mga rubber boots yung mga dugtungan ng chambers. Lalo pag nabilad ito, wala pang isang oras. Kaya yon. Next video natin mga kaibigan, papaano ito gamitin nang may iwasan yung mga ganitong problema. Huwag nabibilad. Oo. Kasi kadalasan talaga, yung nagiging cause ng pagsabog or pagka wear down na itong mga dugtungan na ito. Makadikit lang ito. May expiration yan. Minsan makita mo na nagtuklap pa agad. Dapat rugby mo na kaagad. Ayun. Ito. Pag matagal na ito, natuklap mo lang yan. Kaya pag may nakita ka maliit, rugby ang friend na lumaki. Dinikit lang yan. Ayan. So, yan mga kaibigan. Maintenance work lang talaga. Pero okay lang yan. Isigan talaga. Maganda naman yun ay dulo sa ating kaligayahan ng adventures natin. Kaya importante na alam natin paano alagaan yung mga gamit natin. Ano? So, ba nangyayari yan? Nag-play tayo ng mga videos sa mga subscribers natin. Ito, mula kay Mr. Jighead. Yung kanina, nakailan na ako eh. So, yan o. 2 days ago pa. Pero yan, lahat ng nandyan mga kaibigan, i-play natin yan. Hindi ko man napapanood ng buo, pero at least napiplay ko siya mula simula hanggang pagtapos. Kaya yung mga gustong ng 100% support, mga kaibigan, subscribe lang kayo. Iwan na lang comment, ako nang bahala dyan. Automatic yan, meron kayo support na makukuha mula sa amin. So yun mga kaibigan, kanina medyo basa-basa pa siya ngayon. Tuyo-tuyo na oh. Kung hawakan mo nga, halos wala kang maramdamang rugby eh. Pero normal yun. Okay, kabahan. Ayan o. O yun o. Ah, grabe kapit. Oh, kita nyo? Pero pag ginawa ka niya ng kamay nyo, parang wala. Ayan. So yun, yun ang reason mga kaibigan bakit kailangan siyang patuyuin. Nang tuyon-tuyo. Ayan. Kaya parang napunit na nga eh. Ganoon siya kadikit-kadikit. Tutuklapin niya yun eh. Kaya yung pinasin natin yun. Pag tinuklap mo yun, ganyan ang mangyayari. Sasama. May sasamang parts. Kaya yan. Ulitin ko, huwag kayong kabahan kung sakali man. Nangyari. Okay mga kaibigan. Hapo na no. At tuyo-tuyo na yung rugby natin dito sa side na to. And oras na para ikabit siya sa dulo. Baliktad ba? Batang. Ah, kinilagyan mo rin pala ibabaw. Para dikitan yung isa. Okay. Basa ba? Yo. Patch na patch. Okay. Sindiin natin. Oops. Yeah. Sindiin din lang natin para kumpit siya ng maayos. Okay, good. Ganda ng pagkakadikit ah. Kasi ito mga kaibigan, kasi may konting sobra dito. Yan, nakikita nyo. Pagupitan lang natin yan ah. Yan, para hindi siya masyadong sagabal. Okay. Tara. Yan. Okay.
Yun. Meron siyang space. Yan, okay na. Tapos, secure lang natin yung mga spaces. So, bakit interior mga kaibigan? Eh, syempre, goma din naman siya. Plus rugby. So, meron siyang yung na-stretch na property. No? So, parang dinoblehan natin yung unang patch para doon sa main na butas niya. Tapos tinatungan natin ng bigger patch para doon sa mga leak niya sa nagigilid. Ito naman, ito na ano, yung pang protection. Protection lang. Yan. Pangatla pa. Gugkuntingan mo? Hindi, tama na. Ayan na. Ako po dito sa... So, labang pinili niya, sinusuportahan ko dito. Ayan. Itong bigger patch na to, wala naman siyang tinatakpang butas, pero dinagdagan natin siya parang magsisilbing ano, armor plate, para lang hindi siya magkaskas ulit. Kasi dito kadalasan yung sa deck kasi namin, kapag nakalagay yung deck, nandito yung talian nung anchor. Basta kaganoon yan, basta kasabit siya dito. Tapos tingin namin, doon talaga siya nagkaroon ng problema yun, nagkaroon ng butas. Pero matibay din ha, kasi matagal-tagal din bago siya nagkaroon ng damage. So yan na yan. Yan na siya. Tudoble lang natin ang rugby para dumikit pa yung mga ganito. Pero ito wala na tong singaw. Garantisado na yan. Ayun, ang ganda ng pagkakadikit eh. Lapat na lapat. Diba? Nice. So ito, yung kung makikita nyo, may konting space lang dyan. Pero okay lang yan, huwag kang kabahan. Madidikit pa naman yan. Ito na. Okay. Susundan lang natin yung minarkeran natin kanina, yung mayroong patch ng rugby. Kasi most likely dyan lang naman talaga yan siya, wala na ipapupuntahan. Okay, hapakan ko dito. Iyong natin sa ilalim kanina, pinadaan natin ang gunting para mas lumapad siya, no? Yan, ganyan lang. Tibay na yan mga kaibigan, hindi na yan basta-basta. Oo, diba? So, okay na to, hindi na lang natin ang ganyan. Tayo so yan o. Hindi kaya simple. Hindi lang ako na-happen. Hindi nyo siya. Ayos. Okay na. Diba?
Kahit bumangga-bangga itong baka natin na matibay, na matigas, hindi siya basa-basa gagas-gas. So kahit dumaan, gaganyan-ganyan na lang yan, dudulas-dulas na lang. Malalesan yung friction na magpo-cause ng gas-gas sa ating rubber boat para mas tumibay pa siya. Diba? So yan. Yun na lang mga kaibigan. Goods na goods na yan. Okay na oh. Diba? Hindi rin naman nakasira ng kanyang design kasi yung kulay niya black din. Tapos center pa. Diba? Eto, para lang ano lang to eh. Rubber mat lang naman to. Na actually, spare nga lang to eh. So, any rubber mat mga kaibigan, as long as na bibend ng maayos. Kasi i-fold pa rin talaga natin to pag kapag nililigpit. Ayos na yan. Goods na yan mga kaibigan. So sa weekend, UTC trial tayo ulit. Natitignan natin kung ano ang performance niya. Yan. Okay. Ano na mga kaibigan.